smoking and inhaling every moment. It was reckless in the old days. I can see it in your eyes, cause they never I-share ko lang guys kung yung nangyari sa ano sa comment section ko nitong I think weekend siya nangyari kasi na-disable yung ano kinakapos ako ng hininga na-disable yung comment section ko noong I think this ano lang nitong weekend lang yun nangyari kasi hindi ko siya napansin kasi kapag weekend busy madalas nasa labas kami so madalas hindi ko talaga na-check yung YouTube ko kapag weekend. So, napansin ko na lang siya nitong Monday. Sabi ko parang wala yatang mga comments yung inap kong video noong Friday. Sabi ko parang walang comment, pero may mga views, pero walang comment. So, nag-check ako ngayon sa ano kasi kapag cellphone lang ang gamit nyo, guys, hindi niyo malalaman kung anong nangyayari sa account mo. So, nag-try ako mag-online dito rin sa cellphone pero naka-desktop mode siya. So parang i-click mo lang yung desktop mode para magmukha siyang yung kung ano yung nakikita niyo sa computer yun din yung makikita niyo dito sa screen ng phone niyo. So doon nalaman ko na sa Creator Studio yun, guys. So, doon nalaman ko na parang doon lang sa dashboard. Dashboard yata tawag nila doon. So, I don't know kung anong tawag doon. Basta nakita ko lang siya doon na yun na nga na-disable yung comment ng mga videos ko. So, syempre, clinic ko kasi meron naman nakalagay learn more about ganun-ganun. So, chinek ko yun. So, may mga, ang dami kong mga nabasa na same situation din na na-disable din yung mga ano nila. Na-disable din yung mga, ang tawag doon, yung mga comment section ng videos nila. And I think, nag-take effect na yung bagong community guidelines ni YouTube. Alam ko kasi Feb 25 magte-take effect 'yon and I think 'yun na nga siguro 'yon. So hindi ko lang siya napansin nitong Monday ko na lang siya napansin. So medyo nung una parang nagpanik-panik ako pero as long as wala ka namang ginagawang masama sa channel mo, as long as sumusunod ka sa guidelines, so nothing to worry about. Pero on the other hand, kasi nga inaano ni YouTube ngayon is yung issue about may mga nabasa na ako pero hindi ko pa talaga siya nababasa as in ang masinsinang basa. Parang nabasa ko lang siya, na browse ko lang siya and may mga nabasa nga ako na about dun sa yung changes nga na i-aano talaga nila yung guidelines na parang kailangang i-follow ng marami yung guidelines and ayun na nga, nabasa ko doon sa ano about, at saka naririnig ko rin, marami din akong mga live stream na napuntahan na ganito yung topic about, kasi meron ano ba yun? Naguguluhan ako. Masyado akong na-overwhelm kapag may mga information sa utak ko. So, minsan hindi ko alam kung paano ko ikukwento. Hindi ko alam kung paano ko ikukwento, ilalabas ng... Alam mo yun, hindi siya magulo. So, ayun na nga. Nagpunta ako sa... Meron ako isang napanood na live stream na merong isang creator doon na parang nagpapanik nga siya about sa channel niya kasi na-disable din yung ano niya, yung comment ng mga videos niya na disable din. Ayaw lang ni YouTube na ma-redirect mo yung kasi may mga young ano eh, may mga young audience, may mga young viewers. And since kapag kunwari a family channel ka, kailangan parang nandun ka talaga sa family channel kasi kung family channel ka, nakalagay sa thumbnail mo mga bata, ang content ng mga videos mo is mga bata. Ayaw ni YouTube na
kagaya niyan, may mga uploads ka na ano, mag-upload ka ng mga masiselan na topic na hindi pang bata. So, yun ang ayaw ni YouTube. And siguro kaya ako na apektuhan nun kasi may mga in-upload ako about kay Braille, although hindi siya graphic, hindi siya maselan na ano, hindi siya maselan na topic, hindi siya maselan na topic. Yun nga lang siguro kaya naapektuhan yung channel ko. Hindi naman siya major na, para sa akin hindi naman siya major na ano, kasi hindi naman na take down yung channel ko. Wala pa naman akong warning na receive. So ang nasa isip ko lang, kasi 'di ba nag-browse ako ng mga guidelines. So siguro kaya na disable yung comment section ko gawa noong dahil doon sa mga uploads ko na yon. So syempre hindi siya na-detect siguro ni YouTube yon na medyo hindi siya ganun pambata. Although confident naman ako na wala namang mga masiselang ano doon. Mostly I'm just kinikwento ko lang through actually mga words lang yon, walang mga pictures na violent, walang mga madudugong kung anong pictures, wala naman. So confident pa rin ako na in case na ma-strike tayo ni Lolo, pwede kong i-appeal yun. So feeling ko dahil doon sa mga uploads ko na yon tukol kay Braille, kaya siguro na-disable yung comment section ko. And for sure, siguro oo nga, dahil doon kasi merong mga comments doon, may mga comments doon. Although yung iba binubura ko, yung tukol kay doon kay Braille, sa kwento ni Braille, kung natatandaan nyo yung seaman na nawawala. May mga nagko-comment kasi doon na medyo mga hindi na ano, minsan may mga nagmumura, binubura ko actually yun eh. May mga nagmumura na, pero minsan may mga nakakalusot, sobrang dami ng comments, as in, sobrang dami ng comments, minsan hindi ko na naaano, pero yung iba binubura ko, yung mga talagang comment na hindi maganda, binubura ko talaga siya. And syempre, na-detect nila yun, kasi siguro from the pangalan ng channel is Family, syempre Charles Family TV, so syempre, ma-detect talaga nila since siguro computer lang din naman yung nag-check nun. So siguro yung mga words, yung mga title ng mga uploads ko. So siguro from there na parang merong hindi akmak na mga title na akong na-upload kagaya ng sinasabi ko nga tukol kay Braille. So siguro dahil doon. And confident naman ako na namang maselang story, wala namang mga graphic talaga na content yung mga videos ko na yon. More on mga ano lang yon, kwento lang about dun sa kay Braille, ano nangyari kay Braille. So wala namang mga masiselang pictures doon, kundi picture lang ni Braille. So yun lang naman. And siguro napapanahon na rin ano, kasi parang ano din, kanina nanood ako ng TV Patrol. Nanonood ako, and yung parang timing din yung ano nito na YT doon sa napanood ko na yung batang I don't know kung dapat ko ba ikwento to, yung siguro naman napanood nyo na rin yung tukol sa Momo Challenge na yun, na nakakaano nung narinig ko yun, nung napanood ko yung ano, yung balita na yun, para kinilabutan ako. As a parent or as a creator, parang nakaka-alarma yung ganong pangyayari, di ba, yung batang ang nagpakamatay dahil doon sa Momo Challenge na yun. And ano pala siya, kalat siya sa, nangyayari pala daw siya sa YouTube, ayon sa napanood ko sa TV Patrol. Nangyayari siya sa YouTube at saka sa Facebook na parang may mga videos na kagaya nga nun, pambata yung title ng videos, pero na i-insert nila yung
yung sa Momo Challenge nga na yun na very talaga ano, nakakapangilabot na, 'di ba? Parang sobrang ano, kung napanood niyo yun, guys, hindi ko kasi alam kung dapat ko ba ikwento rito. Ka-alarma yung ganung klaseng balita. Kasi 'di ba, yung anak mo, yung anak nung napanood ko na nagpakamatay siya dahil doon sa ano, na find out niya dahil doon sa Momo Challenge na yun, na nakita niya yata sa cellphone na may parang merong ka-chat yung anak niya, na yung ka-chat ng anak niya na yun, na parang naikwento sa kanya nung anak niya na parang violent nga daw yung bata na yun. Tapos nakita nung nanay niya doon sa chat na may mga pictures na parang violente nga yung ano, yung ginagawa ng bata. And kaya na prove ng nanay niya, kasi parang nandun daw yata sa ICU yung anak niya, parang merong pang sinasabi yung bata. Eh, nakakakilabot na parang you are my master, ganun. Basta ganun. Hindi ko alam kung dapat ko bang ikwento dito, pero nakaka-alarma lang yung ano na yun. Nakaka-alarma lang yung incident na yun. And, 'di ba, nangyayari sa YouTube. Totoo pala, nangyayari siya dito sa YouTube. So, as a creator, dapat maging ano tayo, follow the guidelines. Siguro yun ang the best natin na gawin. Follow the guidelines. If you are a family channel, kailangan yung content mo is for family talaga. If you're on makeup channel, siguro talagang more on dun sa makeup channel ka. Kasi isipin natin, may mga bata tayong viewers, may batang nanonood sa YouTube, 'di ba? Minsan hindi natin napapansin, mapupunta na kasi kagaya niyan, family channel tayo. And then syempre minsan may na-recommend si YouTube ng mga videos, 'di ba? E paano kung yung video mo na yon na in-upload na maselan yung story? 'Di ba? Makikita, ma-recommend doon sa pinapanood ng bata. So yun na. Doon na kasi mag-start 'yon, and talagang kinikilabutan ako kanina nung pinapanood ko sa TV Patrol 'yon, na parang bata-bata pa nung nagpakamatay dahil doon sa challenge na 'yon, na parang sinasabi pa doon na parang kailangan yata ano yun? Parang kailangan meron kang, huwag ko rin sabihin kasi parang baka tayo naman ang majombag ni Lolo. Siguro i-search nyo na lang, guys. Everywhere siya sa Facebook, as in sa Facebook, marami akong nabasa tungkol dyan. So, basahin nyo na lang. Ingatan natin yung mga anak natin. So, yun lang. Medyo napahaba yung ating ano ngayon. Ating chika-chika, pero medyo maikli pa ngayon. Medyo masakit ng aking medyo masakit ng aking lalamunan. So, yun lang. Till next time, guys. Sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon. Kahit papano, kung nagustuhan nyo, give us a thumbs up. And kung meron kayong suggestion, comment down below. And thank you for always watching. See you next time. Bye!